Narinig niyo na ba ang chika? May celebrity na naman tayong makakasama. Pupuntahan natin ang resto bar ng isa sa mga paborito nating kapusong kusinero. Magandang araw mga kapuso, this is Chef Jose Sarasola. This is my restaurant. Tara! Hindi lang negosyo tips ang ituturo sa atin ni Chef Jose ngayong umaga. Dahil bibigyan niya rin tayo ng recipe na pwedeng-pwede nating magamit para sa Noche Buena. Get ready to take some notes, mga kapuso! Ayun mga kapuso, today I'll be sharing with you one of my recipes that goes way back. Yung nag-open yung Avenue 75 back sa 2010. So sobrang tagal, and one of the best sellers to talagang binabalikan ng mga customers ko. Ano yun? It's my chicken sisig. Ianda ang chicken fillet at lagyan ito ng salt, pepper at iba pang herbs and spices pampalasa. Sa isang lalagyan, gumawa ng mixture ng milk and eggs. Milk actually has a very unique flavor na pag kinumbayan mo sa egg, medyo nakadagdag talaga siya ng kakaibang flavor. Para magkaroon ng crispy texture ang chicken, padaanin sa harina ang chicken fillet. Isawsaw ito sa milk and egg mixture at saka ibalik ulit sa harina. I-deep fry ito kaagad ng 5 hanggang 6 na minuto. Next step, habang nag-fry siya, we can now chop our onions kasi yung sisig, syempre, kailangan may onions yan. So mag-chop din tayo ng onions, which will be combining with our chicken fillet after it's cooked. Hanguin sa mantika ang chicken fillet at hiwa-hiwain ito hanggang kayo'y makontento. Ang star ng chicken sisig ni Chef Jose, ang kanilang sisig sauce. Pero medyo hindi ko pwede i-reveal yung recipe na yan. Pero basically, it's mayonnaise and other ingredients na talagang makadagdag ng flavor sa chicken sisig natin. Make sure to coat everything together kasi talagang kailangan importante naka-mix talaga siya very well. Hinahain ito sa mga parokyano ng kainan sa isang hot plate para maging sizzling chicken sisig. Mabibili ito sa halagang 320 pesos. Masarap siya, kakaiba siya sa ibang sisig na natikman ko. At perfect din siya sa rice at saka sa beer. Pampulutan, actually. Naabutan din namin ng isang parokyano rito. I would recommend it. Sa susunod ko, order na ako nito. Wala, ano siya, hindi siya masyadong mamantika. May pagka, ano siya, spicy pero tama lang. Sa sisig na ito, mukhang mapapasigip pa ka na lang, ha? Chef Jose, hinahamon kita. Sige nga, bigyan mo pa kami ng isa pang recipe. Miss Susan, I'm sure nakatry na kayo ng normal na lechon kawali na piniprito lang. Today, I'll be adding a twist. Gagawa ko ng oriental lechon kawali. Kapag handa na ang crispy lechon kawali, mag-iwa ng bell pepper. Igisa ang bawang at bell pepper. Ihalo rito ang hiniwang lechon kawali. Haluan ito ng toyo patis mula Thailand, kalamansi at asukal. So ang Thai patis has a very different flavor. When you go to Thailand, actually maraming mga dishes doon na talagang ang basis ng flavor niya is yung Thai patis. Nilalagay siya sa mga noodles, sa stir-fried, sa fried rice. So it's more sweeter, iba yung texture niya, and really blends well with different kinds of food. Kaya ito, ginamit ko for this dish para may konting oriental, pero may konting Thai flavor as well. Lagyan ito ng coriander. Give it one last toss. At pwede na itong iserve with cilantro. Kumusta kaya ang lasa ng oriental lechon kawali ni Chef Jose kung ikukumpara sa lasa ng classic lechon kawali? Ano nung sauce niya? Di ba dapat medyo ano na siya? Kumbaga mababasa na siya, dapat mawawala yung pagka-crispy niya. Pero ito, crispy pa rin siya. Naglalaban yung sweetness niya, yung pagka may asim na part, tsaka yung alat. So, sobrang perfect sa rice. Yan. Ito yung pang-ulam talaga. Masarap. Wala eh. Sobrang sarap. Sobrang crunchy. And sakto lang yung lasa, hindi siya maalat, hindi po siya, well, hindi siya nag-overpower yung dun sa meat niya. Alam niyo bang mahigit isang dekada na ang restaurant ni Chef Jose?
Well, Avenue 75 has been open for 13 years. So basically, I took up culinary sa College of St. Benilde. So it's always been a love of me of cooking talaga ever since. So syempre, being a culinary student, yung goal mo talaga in the future is to open your own business. And at the same time, I love sports as well. So nag-idea kami ng family ko, mom and dad ko, na after graduation, you open your own resto bar or sports bar that shows live games. And then syempre, yung mga food, mga recipes ko. So after graduation, ayun, tinayo na yung Avenue 75 Sports Bar. Hindi sinayang ni Chef Jose ang oportunidad na binigay sa kanya. We just can't have money and think you can just open a business, tas bahala na. Kailangan palagi may passion pa rin. You know, you always want to improve yung business mo. There's always room for improvement. Kailangan gumanda pa yung service, umukay pa yung pagkain, kailangan ng new promos. Isa sa marketing strategies nila ang magbigay ng promos and discounts. As a business owner, I have to find ways to bring in customers and not make them spend a lot, pero makapag-enjoy pa rin sila. Pamurahan ngayon ng mga benta. So, I think I just find that middle line na may konting kita, pero hindi rin ganun kamahal. So, yun. I think you just have to find ways, especially now na Christmas season, pwede ka gawa ng mga promo meals, ng mga pack meals, ng mga malaking mga platter for party packs. May private rooms din sila na pwedeng rentahan. It's perfect for mga private parties, mga functions, Christmas parties. Siyempre, it's Christmas na, so parang perfect siya for mga big groups. And I give good discounts na parang it's consumable, then buong night na siya. Madalas daw i-post sa social media ang discounts and promos na inaalok nila. Social media these days is such a big thing for any business kasi karamihan ng mga tao hindi na pupunta sa restaurant para like scout pa eh. Talagang check lang sa social media. So in terms of that outlet, I use it really a lot. Sa kabila na pagiging celebrity chef ni Chef Jose, hands-on pa rin daw siya sa negosyo. Hindi pa din maging kampante na porket natagal na yung negosyo, pinapabayaan mo na, sila na bahala. Me, I make it a point pa rin, kailangan consistent. Your bar can be open for 10, 15 years, pero yung consistency, yan yung importante para talagang tumagal yung bar. So, yeah, I could say I'm still very hands-on. Even if I'm busy with my GMA schedule, I make it a point pa rin to come to my bar and check on things. And syempre, kailangan pa rin ng personal touch na may-ari. So, yeah, I can't really leave it behind. Sinisiguro rin daw niya na inaalagaan niya ng maayos ang kanyang mga kasamahan sa restaurant. Working, relationship with my staff, I think it's very solid. Goes way back 2010 kasi nga most of my staff have been here since opening pa. And yun nga, I think I believe in treating your staff like family. Kaya sa mga long-time business owners dyan, ang say ni Chef Jose, huwag makampante. Kailangan may passion pa rin palagi, kailangan may mga ambitions, may goals pa rin to improve your business. Because in the restaurant business, there's always going to be room for improvement. And yun yung magiging key mo in terms of longevity na tumagal yung business mo.